gusto mo pag-aari mo siya. It's not love, it's owning. So hello everyone, happy new year. Don't forget to like and follow my Facebook page for more videos, inspirational and motivational videos. Happy new year and enjoy. Tara, usap tayo. Check tayo. At least you show your love to that someone. Yeah. Are you still willing to pursue her? We do have this commitment. No, pag mahal mo kasi, pag gusto mo yung isang tao, doon yung commitment mo to pursue that someone. Pero we are human. Sa palagay mo, nakakasakit na sa'yo. Sa palagay mo, everyday ka na nag-overthink. Lalo na pag wala kang kayo, then you're claiming something, you're expecting something, talaga masakit yun. Lagi ng hugot. Yeah. So you need to let go. You need to find someone who will value and who will love you back. Mm-hmm. Kung ano yung ino-offer mo, time, effort. Dapat ma-feel mo rin yun. So, hindi kasi, there are two different things between owning and loving. Pag we love the person, we let them happy. May freedom kang binibigay. So, you are happy to see this person happy, loving someone else. And ang owning naman is that walang freedom. You own the person. Gusto mo pag-aari mo siya. It's not love. It's owning. So, when you are going to commit yourself to a certain relationship to someone else, it should be loving, not owning. So it's all about giving freedom. I know a lot of people who are in a relationship but they love someone else. Ano ibig sabihin nun? Yung kayo pa pero nag-move on na. Kaya sa simula pa lang ng paniligaw mo or ikaw nililigawan, may plano kang sagutin. You really observe two things, the character and the attitude. Anong klaseng tao ba yan? Sometimes, may mga bagay na yung gusto pero hindi binibigay sa atin. Kasi God has a better plan for that. Maybe you meet the someone just for a reason. It could be a blessing or a reason or a lesson. So, but it doesn't mean na nasaktan ka, na hurt ka, na disappoint ka, na reject ka. Is pagdating ng araw na magmahal ka ulit or may tao kang magugustuhan ulit, is hindi na 100% ang i-offer mo na effort at pagmamahal. It would be the same thing. Maybe on the right person. Nagmahal ka nga sa maling tao, nag-invest ka sa maling tao, dun pa kaya sa right person? Yeah, that's totally good. So, happy moments. I mean, nowadays kasi, ang dali-daling mag-enter into relationship. Because of the technology, social media, everybody can say I love you, right? Lahat ng tao pwedeng sabihin, "Oy, mahal na kita. I love you. You're important to me." Siguro yung standard ko is, pero sabi nila, bago ako mag-proceed doon sa standard, sabi nila, pag dumating doon sa point na makilala mo yung taong mamahalin mo is nawawala yung standard mo. Totoo? Narinig ko na yan. Oo. Daming ganun eh. May pag tinanong mo, ito yung standard ko kung babae, sabi mo. Dapat matangkad, dapat guwapo, dapat maputi, dapat dito. Physically, no? For me, ang standard ko sa isang tao is character and attitude. Kasi yung character and attitude, dun nagmamatter yung commitment ng isang tao. Everybody can say I love you, but you can only realize love, the importance of love and the purpose of love. And you can answer this question, why you love that someone on that time na wala nang feelings na nararamdaman. Are you going to stay or are you going to let go that someone? Diba? Kasi ang relationship, hindi yan all the time happy. It's like a roller coaster na sometimes masaya, sometimes malungkot, sometimes may,
Yeah, ups and downs. So, but you're not answering my question. My question? About your standard. My standard is simply the character and the attitude. Sige pa. What do you mean by attitude? A right attitude. Kasi, mag-iba kasi yung lahat ng bagay na gusto mo sinusuportahan. As long as it is really good for you. Pero pag nakakasama sa'yo, it's okay naman na sabi niya na hindi. So, I'm not setting standard physically, with physical appearance. Kumbaga, my standard is actually based on the character and the attitude. Kasi imagine ha, yung tao na yun, yung papakasalan mo, makakasama mo yun sa loob ng bahay mo, buong buhay mo, 24 hours a day, magiging nanay o magiging tatay ng mga anak mo. So, syempre, you need to find someone or you need to wait for that someone who really deserves for your love. Okay. Paano mo masasabi o paano mo malalaman na naka-move on ka na? When you see the person and you're happy. Nakita mo na ba siya? Yes. In person? Yes. Like, have you both talked? We don't talk, pero... Why? Nakita ko sila, pero hindi ako nila nakita. When I saw them, I feel happy for her. So, that's the time I finally realized that I really move on. So, wala naman tayong ibang wini-wish para sa mga mahal natin sa buhay. Yung happiness na wini-wish.